To plant a garden is to believe in tomorrow. Ito ang mabuting pananalig ni Department of National Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. sa pagpapasinaya ng Hardin ng Lunas sa Camp O'Donnell sa Capas, Tarlac, isang agri-reforestation joint undertaking ng Tarlac Heritage Foundation at ng Philippine Army. Ito ay private partnership na for sustainability. Sinabi ko nga, sinabi rin ng ating Pangulo, si Secretary Loizaga, na climate change and water actually are the biggest enemies of this country, no? Now, this is an resilience effort that should be replicated. Ang Hardin ng Lunas ay naglalayong i-develop ang mga bakanting lupa sa mga kampo at gawing produktibo ang mga ito bilang pagkukuhanan ng mga puno, gulay at prutas para sa mga military personnel, kanilang pamilya at kalapit na komunidad. Makakatulong ito na maging self-reliant at self-sufficient ang mga beneficiaries ng programa para sa mas matatag na kinabukasan. Kung napag-uusapan ng resiliency, maihahambing daw ang mga sundalo sa isang kawayan na isa sa pinaka-resilient na damo dahil nabubuhay ito kahit saan at kahit anumang panahon. Bebend yan sa hangin, pero pag tumigil ang hangin, maghanda kayo, hahampasin kayo niya na malakas. Ganun ang gusto ko sa sandatahan lakas ng Pilipinas, na hindi naman gaanong resilient. Dapat humampas ka agad pagka kailangan. Adhikain din ng proyekto na mapangalagaan ng kalikasan, pati na rin ang wastong paggamit ng water resources. Kung kaya naman wika ni Ms. Isabel Cahuangco Suntay, founder ng Tarlac Heritage Foundation, water is a very vital resource now. So the judicious use of water is very important to saving the planet. So in accordance with these guidelines, we have implemented Hardin ng Lunas in water-strapped area. Tulad ng pag-aalaga ng mga halaman sa isang hardin, kailangan natin ng pasensya at hinahon, sigasig at dedikasyon. Kailangan nating maging handa sa anumang hamon ng panahon. Kung walang tender loving care at pagdilig 2 times a day, hindi po sila magsusurvive. But dito we see the dedication of each and every member of the Armed Forces of the Philippines. Ang pagsisikap na ito ni Ms. Isa Suntay ay hinangaan ni dating Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang talumpati noong launching ng Hardin ng Lunas sa taong 2012. Hindi ko na maisip kung saan pa niya hinuhugot ang lakas at panahon para maipagsabay ang kanyang trabaho at mga advokasya. Bilib po talaga tayo sa kanya. Muli, 10 ng mga Tarlakenyo na inyong natutulungan. Maraming salamat. Suportado naman ni Tarlac City Mayor Cristy Angeles ang makabuluhang programang ito. Para sa butihing ina ng lungsod ng Tarlac, tila sinisimbolo nito ang matagal ng slogan ng Tarlac City sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng maraming individual at grupo para sa tagumpay ng proyekto. Patunay ang inisyatibong ito sa kabutihang nakakamit ng pagkakapit-bisig ng mga pampubliko at pribadong sektor. Bahagi rin ng inauguration sina Department of Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonio Yulo Loizaga, Dr. Isabel Cahuangco Suntay, enlisted men and women of the Philippine Army, local government officials ng Tarlac at iba pang panauhin. Nagpapasalamat si Mayor Cristy sa pagkilala ng DND Chief na ang kalusugan ay hindi pribilehiyo, kundi isang karapatan. Kung saan ang kaunlaran ay hindi pinagkakait, bagkus, ibinabahagi, lalo na sa mga nagsusumikap, sa hanay man ng Philippine Army o maging sa komunidad. Makakaasa tayo na pagkatapos ng maraming pagsisikap, darating ang araw na tuluyan ng aanihin ang mga itinanim. Magiging mayabong ang kaunlaran para sa atin ngayon at lalong higit para sa mga susunod pang henerasyon. Magkaisa, bawat oras, sama-sama.